USAPANG, OFW. Alright, so dito po tayo ngayon sa ating bagong segment ng Shining TV, mga kapatid. No? Ito po ay USAPANG OFW. Kung mga ilan nga lang, mga kapatid, no? May bagong inilabas na bagong information, no, sa Pilipinas. Okay, ito po ay patungkol sa bagong protocol para sa mga OFWs na uuwi ng bansa simula February 1, 2021. Ayan. So, mas maganda, mga kapatid, na maririnig niyo po mismo ang buong impormasyon, walang iba kundi sa ating OWA Deputy Administrator na si Margox Moka Uson. Hello, magandang gabi po sa ating mga mahal na OFW sa Abang Panig Kayo ng Mundo. Andito po tayo para magbigay ng update sa inyo. Nasa opisina po tayo natin dito sa OWA. So, ang topic po muna natin ngayon, ano po, yung bagong protocol, yung mga kababayan natin na balak umuwi galing sa ibang bansa, pabalik mo ng Pilipinas. Okay. So, kanina po nag-meeting din po yung iba't ibang ahensya ng gobyerno po. Yung one-stop shop po na grupo at nandoon ng Bureau of Quarantine, Department of Tourism, OWA, andyan din po ang DOTR, PCG at iba-iba pang mga ahensya ng gobyerno para mas padaliin yung proseso, para hindi po mahirapan yung mga OFWs nating umuwi. At kaya po natin ginagawa itong live na ito, sabi nga ng ating OFW, ma-update naman sila para hindi sila nangangapa sa mga gagawin nila. Okay po, so yung bagong protocol po, di ba, nung nakaraan, ang protocol ay kung ang isang Pilipino, OFW po muna tayo mag-focus, kung OFW ay manggagaling sa flag countries, yun nga po yung may UK variant, di ba, anong nangyayari po ngayon, pagdating sa airport, isa swab test sila doon, tapos dadalhin sila sa kanilang OWA quarantine facility kung saan nila aantayin yung resulta. Ngayon, kung negatibo yung swab test result, ay magbibilang tayo ng 5 araw ulit mula sa pagkatanggap ng resulta, at sa panglimang araw na yon ay isa swab test ulit sila. Kung negatibo, ay pwede na sila umuwi. Ngayon, kung positive, BOQ na po ang mag-aalaga sa kanila, aabisuhan sila. Ngayon, kung sa unang swab test pa lang ay positive si OFW, dadalhin po siya sa BOQ quarantine facility. Okay, yun po yun. So, ano po yung pinagbago? Sa February 1 po, yung mga darating pong OFWs mula February 1 ay hindi na daw po magsaswab test pagdating sa airport. O, di ba maganda? Kasi sabi ng mga OFWs natin, ang sakit daw sa ilong, di ba, pag 2 beses sinaswab. Ayan, syempre, ang gusto ng gobyerno natin, eh, hindi po kayo mahirapan, hindi sumakit yung mga ilong ninyo at mga lalamunan. So, starting February 1, simula February 1, yung mga darating na OFWs mula sa ibang bansa. Saang bansa ka man galing? Saudi, Hong Kong, red flag countries o hindi flag countries. Ibig sabihin, kahit saang bansa ka na galing, pagdating mo sa airport, wala nang swab test. Okay, so malinaw po yun. Hanggang sa unang pagbabago, kung malinaw yun, thumbs up. O walang swab test sa pagdating nyo sa airport. So ano po mangyayari? Yung OFW natin na darating dito sa airport, syempre po, may mga fill upan na form, yung mga regular na proseso. May fill upan kayong form dyan. Tapos may briefing, ibibrief kayo ng Philippine Coast Guard dyan kung ano yung aasahan po natin, kung saan website kayo magre-register. At saan na kayo isa-swab ngayon, di ba?
So, dumating kayo sa airport, halimbawa, February 1, wala nang swab sa airport, iahatid na kayo ngayon sa OWA Quarantine Facility. Okay. So, ngayon, magbibilang tayo ng 5 araw. Yung arrival nyo na February 1, day 0. Day 0 po yan. Ha? Hindi po kasama yan sa bilang ng quarantine. So, kailan magsisimula po ang pagbibilang natin? February 2. February 2. So, bibilang po tayo ng 5 araw. February 2, February 3, February 4, February 5, February 6. Sa February 6 po, si OFW ay isa swab ni Philippine Coast Guard. Okay, so andun lang kayo sa hotel nyo, nag-relax lang kayo, libre, sagot ng gobyerno, yan ang gusto ni Tatay Digong. Diyan lang kayo sa hotel nyo, nagpapahinga, pupuntahan kayo ngayon ng Philippine Coast Guard. Doon na gagawin yung swabbing. Oh, so February 6, ano mangyayari? Isa swab test kayo. Libre po, okay? Walang bayad, basta OFW. Ngayon, magbibilang tayo ng araw hanggang matanggap niyo yung resulta. So, yung resulta niyo, halimbawa, sana lumabas kinabukasan. Kung hindi naman kinabukasan, ay lalabas ito. Halimbawa, sabihin na nating maximum of 2 days. So, lumabas yung resulta mo, ano, February 8. O, pag ang resulta mo ng February 8, syempre, panalangin natin, negative. O, sabihin natin, ang pangalan ni OFW, bigyan nga yung pangalan, si Dolores. Dolores Calnea. O, kunyari si Dolores, negative yung swab test niya. Eh, di good news po yan. Kung negative ang kanyang swab test, siya po ay pwede nang makauwi sa kanyang probinsya. Kung siya ay taga Visayas o Mindanao, meron pong exclusive chartered flight ang Philippine Airlines na inartilihan ng OWA. Binabayaran ng gobyerno yan. Yang eroplano na yan, kung ilang seater yan, ilang bang sakay ng isang eroplano? Mga 200? 300? O, kung ilan man ang sakay dyan, lahat yan OFW. So, hindi makakasakay ang hindi OFW. Exclusive, sabi nga ni Yusek Yano, yung ating chief implementer nitong task group on returning overseas Filipinos. Libre ang inyong sakay pagpapauwi, Visayas, Mindanao, kahit sa Luzon, at eksklusibo yan para sa inyo. So, kayo po, yung mga taga Luzon, syempre, hindi nyo na kailangan aeroplano dyan, sa PITX naman po kayo. Sa PITX terminal, PITX dyan sa Paranaque, meron po tayong mga OWA bus dyan. So, doon naman kayo, iahatid, at i-drop off kayo sa kanya-kanyang drop-off points kung saang rehiyon kayo kailangan makarating. Halimbawa, sa Region 1, ang drop-off point dyan sa Urdaneta. At aasikasuhin kayo dyan ng ating OWA Regional Officers sa pamumuno po ni OWA Region 1 Director Jerry Rimorin at yung kanilang Communication Officer na si Geraldine na masipag na sumasagot sa kanilang OWA Region 1 Facebook page. So, ayun po. Malinaw po. Malinaw po ba hanggang doon? Oh, thumbs up. Thumbs up naman. Good news daw, sabi ni Mick. Oh, sabi ni Loren Serna. Magandang tanong yan. Paano daw pag Ilocos? Okay. Yun na nga po. Kung kayo ay, halimbawa, negative na nga ang resulta, uwi na kayo sa inyong mga probinsya, sagot ng OWA, ang inyong sasakyan, aeroplano, o bus, dapat po, home quarantine na lang kayo. Diba? Kunyari, kayo, di ba, dumating ng Feb 1 sa hotel nyo sa Maynila, ang day 1 nyo, Feb 2, di ba, dapat 14 days quarantine yon. So, ang bilang sa Feb 2, 2, Feb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kung Feb 8 lumabas, ang inyong swab test result, may remaining na 7 days pa, di ba? May natitira pang 7 days para makompleto mo yung 14-day quarantine. Dapat, sa bahay nyo na. Sa bahay nyo na, ikaw mag-home quarantine. Oh. Bahay nga, home quarantine. Oh. Sa bahay nyo na, ikaw mag-quarantine. Pero dapat, sundin nyo naman yung strictong protocol. Huwag kayong lalabas ng bahay. Kaya lang, case-to-case basis nga po, yung ibang LGU ay nagpapa-quarantine pa rin. Katulad nga rin ng tanong ni Loren sa Ilocos. Ilocos Sur o Ilocos Norte. Tinanong ko yan kay Region 1 Director sa OWA natin si Director Jerry Rimorin,
kapag Ilocos Sur or Ilocos Norte, required po daw na mag 14-day quarantine pa sa kanilang facility. So, ayun po, case-to-case basis po ang bawat LGU. Ngayon, yun yung maganda, di ba, pag negative result. Eh, paano kung positive yung swab test? Naku, wag naman sana. Pero gagaling ka naman. Kung nag-positive ka, ay ang BOQ naman po ang magpipick up sa'yo doon sa quarantine hotel mo, tapos ililipat ka sa BOQ quarantine facility, yung stringent quarantine facility na binabantayan po yung mga COVID positive na mga OFW natin para matutukan po kayo at maibigay yung mga pangailangan ninyo hanggang sa kayo ay gumaling. So, yun po yung protocol. Sarah Joy Navarro nagtatanong, what if sa Saudi, nag-vaccine na, mandatory quarantine pa rin po ba? Oo. Yung mga kahit kayo po ay nabakunahan na sa ibang bansa, kahit kayo ay naswab na doon, kahit kayo ay may certificate na doon, pagdating po sa Pilipinas, magsuswab test pa rin po kayo. Ganun pa rin po yung ating protocol. Okay po ba yun? Ayan, sabi ni Romero Reca Flores, good news po yan, ma'am. Sabi, pero sa mga gaya ko na non-OFW, bad news, medyo malaki-laki babayaran sa hotel. Ah, paano naman daw po yung hindi OFW? Baka pwede naman kami bigyan ng consideration dyan po. Di naman lahat ng non-OFW na umuwi ay maraming dalang pera. Sabi ni Flores Romero, paano naman daw po yung mga hindi OFW? Okay po. So, yung mga hindi OFW, ang in charge po sa paghanap ng inyong quarantine facility, Department of Tourism. Kasi pagdating nyo sa airport, may mga kanya-kanyang help desk yan. OWA help desk para sa mga land-based OFWs. Merong marina para sa mga seafarers na kasama yung mga local manning agencies nila na nag-asikaso ng kanilang quarantine hotel at swab test. At merong ding Department of Tourism booth. So sila po yung mag-offer sa inyo ng mga available quarantine facility. Ngayon kung talagang walang pera, syempre, hindi naman kayo pababayaan ng gobyerno. Gagawa pa rin po natin ng paraan yan. Basta huwag nyo na pong problemahin yung mga yan pag-uwi ninyo. Hindi po kayo pababayaan ng gobyerno kasama ng iba't ibang ahensya nito. Kasi nga, meron din namang, sabi nga ni Flores, paano yung mga walang kaya na non-OFW. Yun po, merong i-aalok sa inyo ang DOT o kaya ang BOQ. Paano naman daw yung may kaya, sila po ay nagbubook na online ng mga accredited hotels. Okay. Emmanuel Delphine, mamoka paano po sa Region 1 Pangasinan? Pag negative po result, 7 days. Wala, nawala. Naku, ang bilis kasi. Yung sa mga katanungan po natin, bawat OWA region, meron pong regional, OWA regional Facebook page. Opo, very active po, lalo na yung Region 1 ng OWA, si Geraldine. Sasagutin po na yung mga tanong, yung mga taga Region 1. Pero kahit po yung mga OWA regional Facebook pages natin, sumasagot po sila. Maricar Sabino, hi Miss Mocha, ask ko lang po, if naka 14 days quarantine sa hotel, other quarantine ulit sa house? Maricar, hindi na po. Kasi nakalagay naman yan sa Bureau of Quarantine Certificate mo na naka 14-day quarantine ka na. So, dapat pag-uwi mo ay wala nang quarantine yon dahil nakumpleto mo na nga. Pero depende nga pa rin po yan sa LGU na uuwian ninyo at sa kanilang protocol. Okay. Suzanne Clavellamor, sa passport na concern, meron pong Facebook page ng DFA at ang bansa ba kayo? Kung may mga reklamo po dyan sa passport, sige po, sikasuhin na rin natin yan. damoca@owa.gov.ph. Okay, so ayun lamang po ang pinakabagong update. Siguro ayan, ano, siguro mga ilang comments pa po tayo. Ano po? Ayan, focus lang po muna tayo sa bagong protocol at sa mga OFW. Okay. Sige po, Ma'am Audrey Ortego de Colawan.
yung patungkol sa DFA na passport concerns, ipaparating din po natin yan sa DFA. Ma'am, sabi ni Jasor Varian, bagong protocol ngayon, pauwi po ako ngayong March, galing ng Jordan. After po ng 5 days, ma'am, at negative ang result, sa hotel pa rin po ba kami mag-continue na natitirang days o pwede na kami umuwi? Ayun, pwede ka na umuwi, basta negatibo po yung resulta nyo. Kaya lang March ka pa uwi, so hindi natin alam, baka meron na namang pagbabago pagdating sa protocol. Pero kung yung mga uwi nga, February 1, hanggang sa hindi na babago yung resolution, yung protocol, pag lumabas na yung resulta mo na negatibo, pwede ka na pumuwi sa inyong kanya-kanyang LGU. At yung natitirang araw na lang ng pag-quarantine mo ay dapat sa bahay na lang. At depende rin sa patakaran po ng LGU ninyo. Magbanwa May Freds. Ma'am, paano po yung mga connecting flight Manila to Providence? Is it true na mismo ang OWA maghahatid sa mga OFW sa kanilang province? Opo, meron nga po tayong eksklusibong mga chartered flights, mga eroplano po na binayaran ng gobyerno para lang sa ating mga OFWs. Para lang po sa inyo yan, para maihatid kayo sa Mindanao o sa Visayas. Basta negative po ang inyong resulta. May nagpa-follow up dito, o si Paul Layug, saan ka ba? 12 days na po kami, wala pa din po second swab. January 15 po kami dumating dito sa Pinas. Ayan, Paul Layug, kung ikaw ay 12 days na dyan, ang usually po ang ginagawa daw dito, according po sa ating OWA Repatriation and Assistance Division, mag-aantay ka na lang ng dalawang araw. Oo, kasi magpo-14 days ka na eh. So, dalawang araw na lang po at ikaw ay pwede na umuwi. Hindi mo na kailangan antayin pa yung second swab mo. So, kung nagbilang ka ng day 1, kasi di ba ang bilang natin yung day 0, yun yung kung kailan kayo dumating, di ba? Day 0, yun yung arrival nyo. Ang day 1 nyo, yung susunod na araw. So, para makompleto mo yung 14 day, Kuya, Pao, bilang ka ng 14 days. Tapos, yung 14 days, yung kinabukasan, dun ka po makakauwi. Parang pang 15th day. Oo, hindi kasama yung day 0. So, yun po Kuya Pao. So, 12 days ka dyan. At ilang araw na lang, pwede ka nang makauwi. Oh, ito may tanong. Paano ang OFW na mag-asawang uuwi? Pwede po ba silang magsama-sama sa hotel? Okay, case-to-case basis din po ito. At if ever po na kayo po ay magsasama, pipirma po kayo ng waiver. Kasi po, syempre, kung nagpositibo yung partner mo, eh malamang positive ka rin. So, magiging mas matagal po ang pagstay nyo sa quarantine hotel kasi madodoble po yan. Ideally po, maganda talaga, pinaghihiwalay talaga ng kwarto para siguradong negative si asawa, si lalaki, negative si babae. Yun. Pero kung talagang gusto nyo magsama kayo, o kaya kahit si, ayun, pwede namang matandang senior at saka yung anak, pwede rin magsama. Pero magsasign po kayo ng waiver na kung nag-positive kayong pareho, ay yun po yung pagdadaanan po ninyo na proseso. Masahaba pa po yung quarantine ninyo. Opo, at yun nga po. So, sundin po natin yung mga protocol natin sa kanya-kanyang LGU. At para pa po sa mga karagdagang katanungan, meron pong website, meron pong Facebook page ang bawat OWA Regional Offices. Puntahan po ninyo ang OWA Facebook page, OWA Official page, at yung OWA Quarantine Operations Facebook page. Meron din po tayong website, owa.gov.ph. So, isang tanong na lang po bago tayo magpaalam. Si Eileen Dulunan, what if magpa-swab kami pagdating sa airport? Ano? What if nagpa-swab kami pagdating sa airport? Negative, pwede na ba kami lumabas after the result? Hindi po agad-agad. Kasi nga po, February 1, bagong protocol, wala nang swab test. Kung ikaw si OFW, uuwi ka sa February 1, iba na nga po yung protocol, wala na pong swab test. Diretso ka sa quarantine hotel ng OWA kung ikaw ay OFW, at doon magbibilang ka ng 5 araw. Sa ikalimang araw, isa swab test ka ng PCG doon sa hotel mo. At kung negative, pwede ka na po umuwi. Ihahatid ka po
ng OWASP sa iyong probinsya. Yun po. Okay, malinaw. Salamat po, ingat po. God bless you all. Stay safe. At maraming salamat po. Keep in touch. Ayan po, sana po ay meron kayong natutunan ngayon sa usapang OFW. At narinig nyo naman po mismo sa ating OWA administrator lahat ng informasyon na dapat nyong malaman. Okay? So, antabayanan nyo lang po mga kapatid sa mga darating pang mga araw kung ano pang mga updates. Ay atin pong magbibigay po tayo dito ng updates sa ating channel na ito. At syempre kung bago ka pa lang dito sa programang Usapang OFW, ayan, huwag po ninyong kalimutan na mag-like at mag syempre i-share, no? At mag-subscribe at syempre huwag kalimutan na pindutin ang notification bell para palagi po kayong updated, no, sa bagong upload dito sa ating channel. Dito lang po 'yan sa Shining TV. Ang nagsasabing iba ang may alam.